Hi guys, good morning. Good morning po sa inyo sa buong mundo. Nagpa-plansya lang po ako ng buhok. Ano lang, update lang po kay Len sa Liwan regarding sa pagpapalaya sa kanya sa Taiwan. So, girl, nasa 2,000 ano na eh, nasa 2,000 yung boat. 2,000 plus. Sa mga hindi pa po nakakakita ng form, yung form naman po naka-post lang by online sa mga nasa Taiwan. Alam niyo na po 'yon. Sana madagdagan pa, nasa 2,500 plus. Sana madagdagan pa yung nakaboto doon para alam natin, malaman natin kung ano yung magiging result ng mga kapwa nating OFW lumalaban para sa kay Pangulong Duterte at maano sana yung mga ganyan tao. Imagine, wala namang masamang ilabas yung sama ng loob mo sa Pangulo. Pero i-timing mo. Yung walang coronavirus, walang ano, tsaka kung yung paulit-ulit ko nga sinabi, diba? Wala kang karapatan murahin o kung ano-anong sabihin sa mga nakaupo. Sa, depende na lang talaga kung may hindi maganda na ginawa. Diyos ko, halos hindi na nga matulog ang Pangulo natin eh. Babatikusin mo pa. Puro ka batikos, wala ka naman nagawa. Imagine mo sila Francisco Marcos. Ang dami nila nagawa, di ba dami silang sat-sat. Kung ako lang, at saka kung hindi mo kaya na pang malakihan na bigay para sa lahat ng Pilipino ng bansa, at tupagin mo na lang yung pamilya mo, yung mga kamag-anak mo, kaibigan mo, yung kaya mong bigyan. Diba kung hindi mo kayang bigyan yung para sa buong mundo, buong bansa, atupagin mo na lang. Kasi, alam mo, tayo mga OFW, lalo na tayo, medyo malalaki naman yung kinikita natin kumpara yung mga nasa Pilipinas na wala talagang trabaho ngayon. Diba? Ang atupagin mo, palamunin mo yung mga pamilya mo. Para hindi naman sila magipabigat sa lipunan. Kasi, kung katulad mo, kung ano nang pinagsasabi mo, ano ka na sa lipunan, yung pabigat ka na, idadagdagan mo pa yung pamilya mo, di ba? Tapos sasabihin mo, pabigat na nga kayo, sasabihin mo, wala pang kwenta yung Pangulo. Di ba? Nakakahiya yun. Kumbaga sa isang pamilya, ikaw yung palamunin, ikaw yung black sheep. Di ba? Ganun. So, sa mga hindi pa po vote, hanapin nyo lang po online. Siguro, i-type nyo na lang yung petition for Len sa Liwan. Makikita nyo yung form doon na nagkakalat sa social media na nakapost. Kasi sa mga taga-Taiwan lang po, pwede po yun eh. Sila lang po yung makakapag-fill up doon kasi may mga info tulad ng address ng pangalan na naka-address dito sa Taiwan. So, maraming salamat po sa mga nanonood sa aking channel at naniniwala sa pamahalaan. Wala namang problema kahit sinong nakaupo, di ba? Basta sa mga ganitong krisis, susuportahan, wag nating babatikusin. Tulad niyan, imagine, another 15 days na naman ang mawawala sa mga Pilipino para magtrabaho. Another 15 days na naman silang nakakulong. Nakakatuwa ba yun? Para sa akin, hindi siya nakakatuwa. Unang-una sa lahat, hindi nakakapag-aral yung mga bata. Pangalawa, yung may mga graduation, birthdays, mga ceremonies na mga importante na dapat ngayong summer nasa galaan tayo, hindi sila makagala because of coronavirus. Tapos, ang mamahal ng pagkain, ang mamahal ng mga bilihin, walang mabili, hindi makalabas. Tapos, alam mo yung parang ang sikit ng mundo kasi nandun ka lang sa bahay mo, boring ka na. Ganun yun mga nararamdaman nila, lalo na yung mga nagugutom. Tapos, andyan pa yung mga, di naman lahat kasalanan ni tatay eh. Kasi ginagawa niya yung part niya, kaso lang,
yung mga nasa ibaba niya, katulad niya DSWD, barangay, mayor, congressman na nag-iipit o naghahati-hati dun sa mga kaba ng bayan. Alam nyo, sigurado to, binabalak na nila after COVID-19, talagang magkakalabasan at maraming makukulong na politiko, maraming masisiwalat na baho. Promise yan. Maraming matatanggalan ng trabaho, maraming iiyak, panigurado. Kasi sa mga kupit-kupit 19 na yan, di ba? So, makisama na lang tayo, guys. Baka mamaya, mas lalo pang lumala. Di ba? Yung another 15 days, tutumbasan na naman ng 15 days dahil ang dami pang hindi gumagaling. Di ba? Kaya kailangan, magkaisa tayo, huwag na tayong lumabas, huwag na tayong pasaway, para wala naman ng madagdag, 'di ba? Kung hindi naman kailangan na nasa labas tayo, doon na tayo sa loob, 'di ba? Huwag na tayong makipagchismisan. Lalo na 'yung mga area na nasa squatters area, nasa 'yung mga maliliit na bahay, naiintindihan namin na naiinip kayo sa bahay niyo. Mag-Mobile Legend na lang kayo. Mag-TikTok na lang kayo. Kung wala kayong load, manood na lang kayo ng TV. O kaya ang gawin niyo, mag-ano kayo? Alaga kayo ng manok doon sa loob ng bahay nyo. O kaya, siguro sa almost 1.5 months na pagpapalagi nyo sa bahay nyo, nalinis nyo na yon. Ang gawin nyo na lang, maghanap kayo ng ipis, ng lamok, ng langgam, mga ganon, linisin nyo na, tapos lahat ng memories nyo, lahat ng away nyo mag-asawa, ng mga magkakapatid, doon na lang kayo. Alam nyo, yung mga frontliners natin, hindi na sila nakakagala o pagod na sila. Alam nyo yun, napapagod din sila. Hindi nila nakakasama yung pamilya nila. Pero, kayong nasa bahay na ang tanging gagawin nyo lang ay mag-stay sa bahay. Hindi nyo mapamagawa. Palit natin yung sitwasyon. Sila naman yung nasa bahay, kayo naman yung nasa labas. Diba? Para maramdaman nyo yung pagod at hirap nila. Yung mga nagre-reklamo noon na walang pahinga, trabaho na lang trabaho, it's your time. Time nyo na. Nakaupo lang kayo, nakahiga lang kayo. Ilabas nyo na yung mga online businesses nyo. At saka yung mga scammer dyan, pare-parehas tayo nagugutom. Huwag na kayong mga scam. Parang awa nyo naman. Huwag na kayong mga scam. Kasi pare-parehas tayo nagugutom eh. Lalo na yung may nakita ako post na bumibili ng gatas ng anak. Tapos in-scam mo pa. Kawawa naman yung mag-asawa. Wala silang panggatas. Diba? Kung may maitutulong lang. Kaso lang wala pa akong ganun kasapat na effort para lang talaga sa pamilya, sa mga kamag-anak. Kasi ang daming wala talagang trabaho ngayon. So, guys, maraming salamat sa mga nag-subscribe sa channel ko. Dahil kay Lensa Liwan. Babantayan natin siya hanggang sa sumagot siya o didefort siya o anuman. Babantayan natin ang kanyang mga galaw at i-update ko po kayo parati. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe my channel para pumaabangan natin. O pag hindi man siya siguro sabihin na wala sapat na dahilan para ma-deport siya, Lensa Liwan, ito masasabi ko sa'yo. Makauwi ka lang ng Pilipinas at matupad lang ang iyong kahilingan na masampal si Pangulong Duterte. Bibigyan kita ng pamasahe mo. Kontakin mo ko. Bibigyan kita ng pamasahe mo pa uwi. Tapos, ikaw na mag-effort na pumunta kay Duterte para sampalin siya. Diba? Total naman, wish mo yon, 'di ba? Wish mo yon na makaharap si Pangulong Duterte at masampal siya. So kung hindi ka man mapipetisyon dahil kulang pa yung mga nag-vote,
Bibigyan kita ng pamasahe pa uwi. Huwag lang sa ano ah, business class kasi hindi ka bagay, hindi bagay yung outfit mo, hindi bagay yung mga ganun-ganun mo. 'Di ba? Hindi bagay yung itsura mo sa business class. So, oh my God. Kung gusto mo ng pamasahe para matupad ang iyong kahilingan, bibigyan kita. Ilalaan ko yung isang sahod ko para sa iyo. Ganun kita ka, love. Kasi naawa ako sa iyo eh. Diba? Sa dami ng YouTuber at saka netizen na nambabash sa iyo. So, as of today, no, update ko lang ulit. 2,500 plus ang nag-effort na mapatalsik ka sa Taiwan. Yun lang, guys. Maraming salamat. Yun, ulitin ko lang. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel and click the tiny bell para sigurado kayo updated kay Lenny sa Liwan. Ayun lang, guys. Maraming salamat po. Tapos, thank you, guys, sa pagsuporta at sa pakikinig sa akin at sa mga sumang-ayon sa mga sinasabi ko. Maraming salamat po and God bless po sa lahat. Stay safe, stay at home sa mga katulad kong OFW. Keep safe everyone. Kailangan tayo ng pamilya natin sa Pilipinas at stay healthy. Stay healthy, guys. Yung mga pasaway diyan, parang awa niyo na. Magsitahimik na kayo sa bahay niyo. No? Maraming salamat po. Maraming salamat po sa suporta at I'll make sure na hanggang huli, hanggang sa huling salita ni Len sa Liwan, hinihintay ko talaga yung ano niya eh. Hinihintay ko yung effort niya mag-reply sa amin, hindi lang sa akin, sa lahat ng mga bumatikos sa kanyang, lalo na yung mga sikat. No? Mainit na yung aking ang tawag dito, plancha. Salamat po. Maraming salamat. Thumbs up.